Apat na pangalan na po ang lumulutang na posibleng maging susunod na Senate President ng bansa. Pero para kay Senadora Aimee Marcos, malabo ang pagkakaroon ng term sharing. At nakatutok si Mav Gonzalez. Kung malinaw ng susunod na House Speaker si House Majority Leader Martin Romualdez, marami pang usapan at negosasyon para sa susunod na pinuno ng Senado. Sabi ni Senate Majority Leader Mig Zubiri, mag-uusap pa sila sa grupo nila ni Senator-elect Cheese Escudero kung sino ang i-endorso sa pagka-Senate President. Pero sa tingin niya, sa pagitan na lang nila ni Senator Cynthia Villar ang laban. I don't want to say anything that will burn bridges. I don't want to say anything that will put a wedge in our friendships and potential alliances as supermajority. Even the numbers, mahirap magsalita. Since it's a numbers game, grabe yung sniping. Grabe yung sniping, yung poaching, yung tawagan in the midnight hour. So, ang importante dyan, what I'm trying to do is trying to get a consensus from all. Eventually, mag-uupo po kami ni Ma'am Cynthia. Pero bukod kina Zubiri at Villar, lumalabas din ang pangalan ni na Escudero at Senador Win Gatchalian. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni na Villar, Escudero at Gatchalian. Sabi ni Senador Aimee Marcos na kasama sa grupo ni Villar, malabo na magkaroon ng term sharing at dapat daw idaan na lang sa mabuting usapan ang pagpili. Ang sagwa naman na mag-umpisa ang bagong administrasyon na nag-aaway-aaway, hindi maganda yon. So mas maigi na mag-usap na lamang at kung kailangan ng konting sakripisyo, tiis-tiis na lang. Everything's on the table, pwedeng pag-usapan ng lahat. Hindi ko alam kung ganun kabukas ang isipan ng iba, pero for me, dapat ganun ang attitude natin. Kung ano pa ang kailangan na sakripisyo, dapat gawin natin, no, para mabuo tayo for the greater good. Hindi pa ako kinakausap ng sino man, at least in my case. Sa ngayon, wala pang kandidato na nagsasabing meron na silang tiyak na 13 boto. Pero sabi ni outgoing Senate Minority Leader at dating Senate President Franklin Drilon, makakaapekto kung may babasbasan si President-elect Bongbong Marcos. He is the political leader, certainly. That cannot be denied that an endorsement from the President would matter. Walang inendorso si Marcos bilang susunod na Senate President. Pero pagkatapos ng proclamation niya noong nakaraang linggo, kwento ni Zubiri ay nakausap nila ng ilang mambabata si Marcos Jr. ng isa't kalahating oras, pati na ang magiging miyembro ng gabinete ng susunod na administrasyon. In my discussion with our President, incoming President, President-elect Bongbong Marcos, he wants to shape up the legislative agenda immediately. He instructed me and incoming Speaker Martin Romualdez to sit down and discuss possible legislative agenda for the SONA. I told him, boss, maging SP man ako o hindi, tutulong pa rin ako. I represented the Senate because I was the only senator there, but I'm also the majority leader of the Senate. So pretty much whatever we discuss there, I'll share with my Senate majority. Sino man ang maging susunod na Senate President, ang mahalaga raw, napakalaga na magkasama kami sa isang supermajority. Hindi po pwede kaming maghiwalay. Alam po nila yun. At kinausap ko na si Senator Bato, because si Senator Bato is very actively campaigning for the other side. But I told Senator Bato, partner, at the end of the day, dapat magkasama tayo kasi hindi ka naman pwede sa opposition at hindi din ako pupunta sa opposition. So definitely, people like Sen Bongo, Sen Bato, Sen Tolentino, who identified themselves with the other bloc. Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras.